Hi guys, John Teki here, and eto na, na-release na yung Monster Hunter Wilds. Actually, kahapon pa to na-release, no? Ngayon lang natin siya gagawa ng review kasi medyo nag-optimize pa tayo ng mga settings para makuha natin yung optimization dito sa Wilds, no? Actually, hindi tayo makaka-reach talaga ng 60. So nakikita nyo, ayan, 60 frame rate siya. Pero in actual game, mga around 40 lang tayo. Yun talaga ang kaya nating ma-reach dito kasi very demanding tong game na to sa GPU, especially sa mga high-end na PC. So doon lang talaga ma-optimize yung setting nito. So hopefully in the future, ayusin ng mga developer to, gawin nilang more compatible sa mga handheld, especially sa Legion Go at sa Steam Deck. Kasi I think sa Steam Deck is very unplayable talaga siya, no? Nag-struggle talaga yung frame rates niya, kaya hirap niyong malaro to. So very unfortunate para sa mga naka-Steam Deck. So yun. Pero sa Legion Go, playable naman siya. Yun nga lang, medyo hindi tayo makaka-reach ng mga smooth 60 frame rates, no? Tapos ang graphics natin is quite low. So okay, pakita ko sa inyo yung settings natin very quick. Yan, dito sa options and sa display natin. So naka 1080 tayo, no? Naka 1280 by 800 tayo, no? Tapos borderless window lang siya, tsaka window mode. Ayan. Tapos yung frame rate natin kinap ko lang sa 60, although hindi talaga umaabot ng 60 yan sa actual gameplay. Ayan. Tapos dito sa ano natin, sa graphic settings natin, sinet ko to as low. Ayan, sa low lang. Then, naka-upscale siya ng AMD FSR3. Yung frame gen, naka-enable na yan. Tapos, upscaling natin is to balance. Ayan. Tapos, everything here is naka-default na. Including dito sa mga graphics niya, yan, naka-low. Although, mayroong mga naka-high dyan, hinayaan ko lang siya. Hindi naman siya nakaka-affect kahit ibabaan natin or taasan. Same pa rin ang result ng performance niya. Tapos, yung bloom nito is naka-on. In-off ko lang siya. Nilow ko lang siya, no? Pwede natin off din kung gusto nyo. Yan. Tapos off lahat. Then yung variable rate shading natin is naka-balance. Okay, so start tayo ng game. Kaka-start ko lang bali kanina. So kasi kagabi medyo hinanapan ko pa siya ng magandang settings, no? Amended lobby tayo. Okay, so andito tayo sa town. So ayan, nakikita nyo, pumapalo lang siya ng 40. Minsan bumababa ng mga 38. Ayan. Kasi maraming mga players dito, no? Tapos naka-max nga pala yung TDP natin dito. So 30 watts siya. Medyo mataas na yung temperature natin. Kailangan ko na yata siyang linisin, no? Pero dapat mga around 80 lang yan. Hindi yan aabot ng 90. If maabot na ng 90, medyo check nyo na yung fan nyo, yung vent, baka dusty na, no? Kailangan nyo linisin. Ako, maglilinis na ako siguro this day, baka later. Ayan. So, 40 FPS, labas tayo. Try natin mag-hunt ng boss. Any random boss lang, any random monster. Okay. Focus natin sa Legion Go natin. Yan. Bumababa siya ng mga 30-ish, no? Thank you.
Alright, so yan, nakita niyo yung performance ng Monster Hunter Wilds, no? Sorry nga pala kanina, medyo nag-iba yung volume natin kasi na-disconnect yung external monitor ko. So, for some reason, nawala yung volume niya kaya ginamitan ko muna siya ng external mic para maririg niyo lang yung mga sound. But anyway, so yeah, nakikita niyo pumapalo naman siya minsan ng mga 50 FPS kapag hindi masyadong maraming sprites or yung mga effect natin. Siguro kung hindi siya crowded, yan, tumataas naman yung FPS niya. Pero pag yung kagaya kanina sa town, yun, mga around 40-ish lang, minsan bumababa ng mga 35. Yan, nakikita nyo minsan bumababa siya ng mga 30-ish. But anyways, yeah, very playable naman siya sa Legion Go. So now, i-try naman natin siya sa eGPU natin, sa GPD G1, para makita nyo naman kung ano yung performance niya kapag gumamit na tayo ng external GPU. Okay, so ito naman yung GPD G1 natin, naka-external GPU tayo ngayon. Ito yung settings natin, very quick. So sa PC specs natin, ayan, makikita nyo yung 7600 natin ng eGPU. So gamit pa rin natin yung ating Legion Go. And ito, naka-ano na tayo, naka-enable yung FSR3 natin, syempre, pati yung frame gen. Then, nakaset yan sa medium. So yung graphic setting niya is sinet ko sa medium. Then, ito, naka-default lahat yan. Ito, ang bloom lang is ginawa ko lang off. Tapos, naka-default din lahat yan. So, sa display naman natin is naka-1080p tayo. Borderless window pa rin. Okay, lagin tayo sa game. So, makikita nyo, pumapalo siya ng 100 plus, no? Pero I think sa game to is around 60 lang siguro siya. Pero at least dito, medyo maganda na yung graphics niya. Tsaka, medyo smooth and medyo optimized siya. So, very recommended ko ang naka-eGPU, especially kapag naka-Legion Go kayo. Kasi dito nyo mas may enhance yung gameplay ng game. Okay, so ayan, nakita nyo, naka-60 tayo. No? Very smooth naman siya. Dito lang sa recording screen natin, medyo mababa siya kasi nakakap lang siya ng 30 FPS. Eh. Pero, makikita nyo talaga yung frame rate nya dyan, yan, mataas talaga sya. So, hantay ulit ng monster para makita nyo yung gameplay nya kapag nag-hunt na. Ito ang masarap sa Hammer guys eh. Lagi silang na take down. Oops. Yun, mama. Sa ulo. Okay.
So, ayun guys, nakita nyo, very optimized siya sa GPD G1. Although, hindi high ang settings natin kasi kapag hinay ko siya, bumababa na siya ng 60, no? Umabot ng 40-ish. Eh, pero at least, if gusto nyo ng stable frame rates, okay rin naman ang, ano niya, ang graphics niya. Maganda ang image quality nito, no? Ignore nyo lang dito sa mismong screen. Pero sa actual monitor to, is, yeah. Very smooth siya. Wala kayong makikitang pixelization or frame drops. So, ayun. So, ayan. So, I hope you enjoyed this video. Sinare ko lang yung Monster Hunter Wilds. Playable siya sa Legion Go mismo. Yun nga lang, medyo mababa yung graphics. Then, mababa yung frame rates. Pero kung gusto niyo siyang enhance sa mga meron ng external GPU dyan, any kind of external GPU, ayan, nakikita nyo, very optimized siya. Eh, pumapalo nga siya minsan ng 80 eh. So, if i-fix lang siguro natin to around 60 lang para talagang stable siya, no? Again, this is John Techie. See you to the next video. God bless everyone!